Dok, ano pong gagawin ko? Nagtatay po yung alaga ko. Dok, bakit po nagtatay yung alaga ko? Dok, anong dapat gawin pag nagtatay ang alaga ko? So, sasagutin natin ngayon yan. Without further ado, if you want to learn more, then just keep on watching. What up, Betches? It's me, Doc Ara, back again with another video. And before you continue, guys, ito, subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. I upload pet owner education tips, vet-related videos, and also lifestyle, yung mga vet school experiences ko, meron dyan sa channel ko. Go check it out. So, subscribe na kayo. Ano nga ba pag nagtatay ang alaga natin? What is the term used? This is what you call diarrhea. When will you consider na nagda-diarrhea na ang alaga mo? Pagka dumami na yung amount of water sa tahi, lumambot na, as in tubig na, tapos dumami yung frequency ng pagtain niya, tapos malambot palagi, you can consider it as your dog or cat having diarrhea. Paano ba nangyayari ang diarrhea? Ano nagko-cause dito? What happens to the body ng alaga natin? Why does it happen? So, technically, ang intestinal cells ng alaga natin, what it does, it absorbs water, diba? However, ang nangyayari doon, hindi niya na-absorb. Why? Because your intestinal cells or yung wool ng ating alaga, which has what you call the villi, yung finger-like projections doon, it's possible that it's damaged. Kaya wala na nag-absorb ng water sa katawan nila. So, nangyayari, nilalabas nila more on fluids, liquid-liquid na lang. Kaya nagkakaroon diarrhea. When do you need to consider na kailangan mo na idalhin sa vet yung alaga mo kapag nagda-diarrhea na siya? Number one to consider is yung consistency ng poop nila. Is it watery? Is it just parang yema soft? O pastilla soft? Or is it more on solid pa rin talaga, sobrang tigas? If umabot sa point na very watery siya, as in liquid na lang, that is quite alarming na. Tapos, need mo rin consider yung frequency ng pagpoop nila. Do they poop around one time lang? Pag one time lang, there's no problem. It's normal. Or mga 5 times na. 3 to 5 times is too much actually. Kapag ganun nakadami and then watery pa ang pinupoop ng alaga nyo, it's better to go to a vet na para mapacheck sila on what's causing them to poop. Actually, there are 2 types of diarrhea na kailangan consider. Meron malabsorptive diarrhea and secretory diarrhea. Ang malabsorptive diarrhea ay yung destruction of the intestine, which is possible caused by viruses, bacterial infection, or kaya yung mga neoplasm or mga bukol. And yung secretory diarrhea, ito yung may non-absorption. Hindi na-absorb ng intestine yung fluids and yung villi intact pa. Ang nangyari dito, it's possible due to enterotoxigenic bacteria like E. coli, or pwede rin nagkakaroon siya ng hypersecretion of fluid sa katawan. Another thing about malabsorbed diarrhea, pwede rin cause nito ay possible may parasite sa katawan ng alaga natin. So, among common parasites na pwede makita natin sa mga alaga natin or ang tinatay nila, Ancylostoma caninum, Toxoca canis, Dipylidium caninum. Pagka may Dipylidium caninum alaga mo, mapapansin mo nagkakamot siya madalas ng puwet niya. And itong Dipylidium caninum na to, itsura niya sa puwet ng alaga is parang yung seed ng pepino. Pag may nakita yung ganon sa kanila, possible may parasite na sila sa katawan nila. And usually, how to manage these things, lalo na kapag may parasite, is to deworm them. Pero you need to consult your vet kung anong klaseng dewormer ang kailangan kasi may iba't iba pang kailangan na dewormer per type of parasite. Next naman is if viral ang cause ng malabsorptive diarrhea, ito naman kakailanganin na nila ng symptomatic treatment. It's always a case-to-case basis per animal. So, they really need medical attention na pagka ganun. And for enterotoxigenic causes, like parang E. coli ganun, they need antibiotics for it. And you need a prescription for antibiotics. So, kailangan mo pa rin magpa-consult sa vet. So, eto. Ano ang pwedeng gawin or first aid sa alaga pag once nagda-diarrhea? Actually, you can give them water with sugar kung yun yung meron kayo sa bahay. Pero, pwede rin yung mga Pedialyte, yung maliliit na bote na gano'ng Pedialyte. I think it's available sa mga mercury drug. Pwede yung sila bigyan ng gano'n para ma-rehydrate sila. Kasi syempre, nakaka-dehydrate yun. Lalo na pag nagda-diarrhea sila. Pero hindi dapat tayo mag-rely on those things lang. Lalo na pagka napansin nyo na yung alaga nyo is nagtatay na ng 5 araw and 3 times a day or more than 3 times a day nagtatay for 5 days, hindi na po maganda yun. Kailangan nyo na po talaga ipacheck. You need to know the underlying cause kung bakit sila nagkakagano'n. So, mas mabuti na maagap tayo. Or you can actually give them oral rehydration salts.
Kung meron kayo noon, pwede rin siya mabili sa Mercury Drug, mga ganun drugstores and everything. Pero ang pinaka-accessible, I guess, is yung water and sugar. Pero let's not rely on that entirely. Kasi the problem with first aids or first aid solutions, kasi ginagawa siyang parang medical solution na sasakit ng alaga. Which is not the case. Yung iba nagchechempo na nag-work na ganun, pero it's not always the case. And ang goal naman talaga natin, whenever it comes to these kinds of things, is yung health ng animal. So mas maganda pa rin talaga magpa-check. Lalo sa mga bagong fur parents dyan. If may budget talaga kayo, i-take note nyo guys, yung budget for vet or for hospitalization. Kasi at some point talaga magkakasakit din ng alaga nyo. Which is, ayaw natin, syempre, pero minsan di mo talaga maiwasan. It's just part of being a responsible fur parent. Another thing to take note, guys, diarrhea is just a symptom. Hindi mo pa rin talaga masasabi kung ano yung sakit ng alaga mo just by saying, ay, may diarrhea siya. So, we still need tests, we still need to have physical examination, and even fecal analysis to know kung anong cause ng pagtatae nila. So, yun lamang, guys. I hope you learned something and may nakuha kayong aral dito sa video na to. And sana, kung nagtatae man ang alaga nyo, nagawin nyo ng onting first aid. And if continuous pa rin siya na nagtatae, better to seek medical attention na para sa inyong alaga. So, yun lamang, guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. And huwag niyo kalimutan na to follow me on my social media accounts. It's at Ara Bertuccio sa Twitter, sa Instagram, sa FB, sa TikTok. I put out content on all of those social media platforms. So, go check it out if you want more vet med content. So, yun lamang. Doc Ara, signing off. Bye, guys!